Hi guys! So sa wakas, eto na nga, nakakuha na tayo ng iPhone 15 Pro Max. At ito yung i-unbox natin ngayon. Pero hindi naman talaga siya yung mismong unboxing kasi, you know, natanggal naman na yung seal doon sa shop na pinagbilhan natin. May seal sa taas at merong seal dito sa baba. Kasi syempre kailangan natin i-testing bago natin iuwi at bayaran para masigurado na okay naman yung ating nabili na device, diba? So, yun. Ito na nga. Tignan natin kung ano yung mga nasa loob ng box. Syempre, na unang makita yung phone at black ang kinuha natin na kulay. Meron din namang ibang kulay pero you know, black yung gusto natin, tipo natin. So, yan. And meron siyang sticker, parang pandikit na protection dun sa kanyang front. And of course, meron siyang power cable na type C to type C yung power cable. Hindi katulad ng older na models. At syempre, kasama rin yung mga papel, mga instructions, and yung pang-open ng SIM card slot. At yung sticker ng Apple. Siyempre, design siya in the US, pero assembled pa rin in China. Yung mismong phone naman is meron siyang cover as protection. Yan. And soft yung kanyang edges, malambot, magandang hawakan. Dito sa baba, yung kanyang yung power saksakan cable, and sa right yung kanyang power button, tapos sa left naman yung volume tsaka yung action button. iPhone 15 Pro Max pa lang kinuha natin instead na iPhone 15 Pro. Although mas mura yung iPhone 15 Pro, mas malaki naman yung screen ng Pro Max, kaya mas maganda siyang hawakan at syempre mas magandang panuoran pag malaki yung screen. Mas malaki rin yung kanyang battery, kaya mas matagal siyang malubat. Since na-open na nga natin sa shop to, na-testing na natin, na-setup na natin, kaya you know, meron na tayong mga pictures ng konti. Isang problema lang pag kabili natin ay hindi pala kasama doon sa box yung power adapter. So, kailangan nating bilhin na separately. So, syempre, paano naman tayo mag-charge kung wala tayong power adapter, di ba? So, expect nyo na kailangan nyong bumili ulit. Dagdag gastos ulit yung pagbili ng power adapter. Lalo na kung hindi naman kayo gumagamit ng type C na adapter. Kasi yung cable nga natin is type C to type C. Ayan. So, yun lang muna guys. And salamat sa panonood at kita-kits ulit sa next video.